expertise. Isa po ang pinagkagalingan ng exam, yun lang pong Philippine Professional Standard for Students. Yung competency na dapat taglayin ng bawat isang student. At lahat po ng exam na yan ay dumadaan sa apat na dun sa yung lahat ng situations, dumadaan po yun sa 4Ps. Palagi pong dumadaan sa 4Ps yun. Hindi po yun yung 4Ps na Pantawid Pamilya Filipino Program. Yun po yung planning, people, process, tsaka practice. Sa PPHS, alam ko po na discuss na po ito nung group 1, domain 1, mayroong career stages. Mayroong pong career stages. At ang i-discuss ko po sa inyo ngayon ay yung practice na pang career stage 4 na. Para sa akin, wag na po ninyong reviewin yung domain 2, strand 2, career stage 1, career stage 2, career stage 3, wag na po ninyong reviewin. Nasa isip ko yung withdraw eh. Nasweldo na kasi. Ito po ay career stage 4 na agad ang iset ninyo sa inyong isip. Dahil when it comes to arrangement of financial, kailangan ito ay nasa level na nun. So, next slide po. Bawat inquiry, mga kapatid, bawat inquiry ay sumusunod sa process ng IRAP. Yung I inquiry or questions. Ang katunod po ninyong isipin, pag nakarinig kayo na nakakuha kayo ng questions, nakakita kayo ng isang inquiry or test, ang kasunod nyo pong iisipin ay rules. Anong rules ang i-apply? Pag naisip na ninyo yung rules, i-apply ninyo yung rules, saka kayo mag-uulod. So, sa financial management, dun sa Governance of Basic Education Act of 2001, Section 5, ang all school heads are mandated to follow the principle of shared governance. We are also instructed to practice the process of democratic consultation. And we must adhere to the principle of accountability and transparency. Ito pong tatlong ito, mga kapatid, itanim niyo po ito sa isip ninyo when it comes to especially in financial management. Kailangan po mayroong following po kayo ng the principle of shared governance, mayroong democratic consultation, at yung principle of accountability and transparency. Mapikita nyo po sa kasunod na slide, please. Maganda yung topic natin, all about money. Sabi ng Rule 8, Section 8.1 ng 9155, equitable, direct, and immediate release of resources to the field offices. So lahat po na tayo, when we become a school head, and we will be accountable sa financial management dahil dadownloadan tayo ng finances ng Department of Budget Management. Dahil yun yung nasa rules. So yun yung accountability natin. Paano po ba yun? Next slide po. Yan. Through the school-based financial management, magkakaroon po tayo ng school-based financial management na ang school head is the HOPE. Tandaan po ninyo yung HOPE, H-O-P-E, Head of Procuring Entity. Kahit maliit, kahit po kayo ay, tayo ay TIC ng isang late minus 5, ng isang maliit na school, basta tayo ay school head, tayo ang HOPE, Head of Procuring Entity. Next slide. What is the school-based financial management? If you can see, mga kapatid, in our slide, this is the activities undertaken, pursued by the student and his designated staff who assist
in the management of financial and relevant and financial resources available to the school. Pag financial management, hindi pwedeng soloist na tayo. Kailangan mayroon tayong then yung office supply, 175, i-divided by mo po siya by month kung paano gagastusin. Kung mapapansin po ninyo, halimbawa dito, sa other supply, walang budget ang May. Eh kasi, pinapalagay po natin na May ay hindi na natin kailangan ng supplies. Mapapansin po ninyo na pala na 30,000 yung nasa October. Kasi nung unang setup ng ating school year, October nagkakaroon ng inset. Drugs and medicine, mayroon budget na 40,000 para po sa school clinic. Yung mga over-the-counter na drugs na immediate kailangan ng mga guro at ng bata. Lalagyan din po ninyo medical and dental supplies, fuel, kung mayroon po kayong, bakit po ba kami may fuel dito? Eh, wala naman kami sasakyan sa isla. Eh, mayroon po kasi kaming grass cutter. Yun, 8,000 yun. Yung pong janitorial services, dahil kumukuha po kami ng janitor or ng JO na maintenance, utility, nilagyan namin ng 156,000. At tigti 13,000 per month yung binabayaran namin yung utility. Kumuha rin po kami ng service ng security guard, kaya yung security services, 156, nilalagyan po namin ng budget. Ganyan po yung pagbabudget. Sa repair and maintenance ng school building, 72,000 lang po ang budget, kasi sa financial, sa physical facilities manual, ang repair po natin from MOE is only 10%. Hindi po tayo makapagpa-repair ng malaki kasi kukunti po ang budget ng MOE. Only 10% lang ang pwede nating gawin. Other structure, ano po ba yung other structure ng school? Yung mga pathway, natulas po yung principal doon sa papasok ng kanyang office. Paano ay hindi madala-dala yung bag, puno ng mga pasalubong ng mga guro, maraming alay na dala. Ayun, natulas, ipagawa yung pathway. Other structure po yun. Or yung mga bubong ng walkway, gano'n. Dito po sa total obligations ng budget, kayo po masusunod dito. Saan po galing to, mga kapatid? Galing po ito doon sa kaninang slide sa annual implementation plan. Isushoot po ninyo yung binudget natin na MOE na 3 million something. Ito po yun. Financial plan or budget execution document. Okay po, nakuha na natin. Meron na tayong budget na plano na. Meron na po tayong financial plan. Next slide. Mga patamsap naman po ako, mga participants, kung ako po yung naiintindihan nyo po. Kayo po ba yung naniniwala sa akin? Yeah. Salamat po. Next po. Sabi ng Defense Order Number 8, Series 2019, ang utilization ng MOE is number 1, to fund activities as identified in the approved school improvement plan for implementation in the current year and as specifically determined in the annual implementation plan, which shall follow the calendar year format annex of the school. So, yun po yung uses ng MOE. Kung ano yung laman ng annual implementation plan, dun gagastusin ng MOE. Bukod po doon sa mga memorandize, bukod po doon sa mga memorandum, di ba? Alam naman natin na memorandum instructions from higher office po yun. Second, to finance expenses pertaining to graduation rights, moving up or closing ceremonies and recognition activities.
dental and minor repair of tools and equipment, repair of facilities, building and grounds, to procure semi-expendable property items worth less than 15,000, including vocational, yan. Sabi ko nga po sa inyo, pag gusto po ninyong pumasa at gusto ninyong maging principal, pag niyo sa examination na kayo ay principal na, tsaka huwag ninyong i-target na kayo ay pase. Kasi pag hindi mo tinasado ka lang, makapasa. Ay pag hindi pasa, ang kasunod nun, pagsa or category B or category C. Samantalang kung ang target mo ay top lancer, hindi mo nakuha na ikaw ay top lancer, ang kasunod nun, paset. At ipapalagay mo na sa iyong sarili na ikaw ay principal, palaging basa, depende, palaging basa sa pagsagot ng questions, especially in financial management, ang susundin natin yung guidelines. Kasi kapag ang sinunod ninyo, mga kapatid, please take this from me. Kapag ang sinunod ninyo ay yung practice na nakikita ninyo na hindi naman tumatama sa guidelines, mali ang inyong sagot. Mayroon po kasing practice, hindi ko po sinasabi na practice ninyo ito, pero mayroon kasing practice sa mga sa ilan na mga paaralan kaya namamali ang sagot. For example, bawasan ninyo ang mga awards dahil wala tayong pondo ngayong graduation, sabi ni Madam. O diga, di siyempre susundin mo kasi siyang puon, siyang principal, pero sa sabi naman ng guidelines, number 2, uses ng MOE to finance expenses pertaining to graduation rites, moving up or closing ceremonies and recognition activities. Mayroon kasing, nag-gets nyo ko, mayroon kasing practice ang ilan, hindi lahat, na napapanood natin, nalalaman natin, na magpapambagan tayo kasi graduation wala silang susuot o wala kailangan may pagkain ng bisita, o di yun yung isasagot mo, mali doon sa guidelines. I hope you understand, kasamahang school. Tandaan niyo po ito. Debit order number 8 series 2019. Yan po yung pinaka-latest ng guidelines ng uses ng MO. Next slide po, ma'am. Next slide po. Pagkatapos po nating magplano, nagkaroon na tayo ng fiscal planning, nagkaroon na tayo ng fiscal budgeting, cashiering and disbursement na. I-disperse natin yung pera, gas management na, actual handling, but safekeeping of cash funds, actual handling na. Paano po natin gagawin yon? Next slide, please. Next slide po. Napasobra ka po, ma'am. Yan, next po. Yeah. Procurement. Gagamitin na po natin ang PAN. Procurement na. Ito po yung paborito ng mga misis natin Yung mga kababaihan, yung procurement, yung shopping, yung bibili sa SNR, pupunta sa SM, paglagala ng 3 hours, pupunta sa, yun po yung pinakamagandang part ng fiscal management, procurement. Acquisition of needed supplies and materials and other needs and includes the constitution. Pero, hindi basta pag-procure, mga kapatid. Sabi ng Section 5, RA9155, kailangan may shared governance. Kailangan ang principle of accountability. So, you have to create the school bids and awards committee.
and the school inspection committee that will oversee the procurement process in the school. Hindi basta bibili. Hindi ito katulad ng napapunta lang tayo sa SNR, bibili ka ng gusto nating supply. Hindi po pwede. Kailangan po mayroong school bids and awards committee, mayroong school inspection committee na sila pong mamamahala ng procurement. Kung ang nakikita natin o nababalita natin na ang gumagawa ng procurement process ay school head, huwag po ninyo yun isasagot. Mali po yun, mga kapatid. Kasi sabi ng guidelines, bids and awards committee at inspection committee ang nag-oversee ng procurement process ng school. Next slide. Sa pamamagitan ng Republic Act 9184, the Government Procurement Act of 2003. Diyan po ang susundin natin ng process ng procurement. Si Sir Adrian Maano, ano bang sinusunod mong anong sinusunod na procurement ng iyong kasintahan? Sumusunod ba siya sa 9184? Oh, kapag government fund, MOE, local funds, susunod sa 9184. Pero, kung personal lang pera, hindi natin susundin. So, pag nakita natin sa exam, ang situations, ang procurement, ay hindi ninyo nakita yung salitang bids and awards committee, mali po ang procurement process. Small, oh, simulan natin sa tiny, pinakamaliit na school. Mayroon po niyang kami rito sa Quezon. Tayo, pare-pares naman tayo taga Quezon. Naging city ang Tayabas. Quezon pa din naman yan. Love pa rin naman natin yan. Tiny, mayroon kami dito. Tatlo lang school. Pero mayroon pa rin pa. Kasi, sabi ng guidelines, sila mamahala ng procurement. Simpleng-simple lang minsan ang tanong dun sa inquest. Kala nyo ba, mahirap? Ang nasa ang nakikita nyo lang minsan ay ang haba, yan ang haba ng tanong, pero ang itatanong lang pala, sino ang nagpo-procure ng supplies, ba ang sagot. Next, paano po natin gagawin yon? Next slide, ma'am. Lahat po ng infrastructure project, goods, consulting services, regardless of source of fund, whether local or foreign, including government owned, lahat po yan dadaan sa bid, sa PAC, sa bids and awards committee. Next po. Ito po yung scope niya. Next po. I-acquire po natin yung goods, binili natin ang goods, yung consulting services, security services, contracting ng infrastructure project by the procuring entity. Pag financial management, mga kapatid, ang tawag na sa atin, procuring entity. Ang tawag na sa atin, hindi principal, tayo ay ho, head of procuring entity. Next. Next po, ma'am. Malapit na po tayong matapos. 250 slides po itong ginawa ko eh. Tandaan po ninyo, Article 2, Section 7 ng 9184. Republic Act 9184, Article 2, Section 7. No government procurement shall be undertaken unless it is in accordance with the approved annual procurement plan of the procuring entity. Walang procurement, hindi pwedeng gumili kapag wala siya sa annual procurement plan. Unless mayroong tinatawag nating, mayroon tayong tinatawag na exemption from the rules. Nagkaroon ng exemption yan, rules na yan, nung magka-pandemic. Biglang dumating yung COVID. Dinisregard ngayon. Dinisregard ngayon yung procurement process dahil tayo ay under ng nasa state of emergency na dineclare ng Pangulo. Pero, pag natural na, wala na tayo sa state of emergency, susunod na po tayo dyan.
hindi pwedeng bumili pag wala sa AIP. Next slide, please. Procurement by electronic means. The GEMS shall serve as primary and definitive source of information on all government procurement. Kahit saang school, kahit aling school, maliit, malaki, kailangan meron po tayong GEMS, Philippine Government Electronic Procurement System, PhilGEMS account. Wala po yung pinagkaiba, katulad po yun ng Google account, katulad po yan ng Facebook account. Electronic account po yan. Paki-slide nga po. Baka next slide po. Yan. Pag naging principal kayo, yan po ang una ninyong hanapin. Nasaan po ang PhilGEMS account natin? Dahil na dyan po yung ating nakapost, yan po ang electronic bulletin na nakapost po dyan yung lahat ng ating procurement. Halimbawa po, bibili tayo ng rigso. Sabi ng school, or sabi ng school, kailangan ng rigso para sa test paper. E ang rigso natin na mabibili, sabi doon sa online, ay 130,000. O, sasabihin ng bank, dahil mayroon kang request ng rigso, yung end user, ipopost ng bank yung invitation to bid doon sa PhilGEMS. Makikita ito ng mga supplier, tapos mag-i-schedule ka ng bidding. Yan po yung kung hindi naman po bidding ang gagawin, kailangan pa rin po nakapost sa bulletin dito yung mga procurement natin para ma-meet natin yung pangatlong principle ng accountability and transparency. Next slide. Sabi ng Article 4, Section 10, competitive bidding, all procurement, lahat ng procurement shall be done through competitive bidding except as provided for in Article 16 of this Act. So lahat ng pagbili dapat dadaan sa competitive bidding. Maliban sa nakasulat sa Article 16. Ano po yun? Next slide po. So, bago tayo pumunta roon sa isang exemption ng bidding, anong composition ng bank? The HOPE o Head of Procuring Entity shall designate at least 5 but not more than 7 members of the bank of unquestionable integrity and procurement proficiency. Doon po sa ating paaralan, pag naging principal tayo, or sa inyong examinations, nakita mo paano nag-organize ng bank. Simple lang po, kukuha ka ng chairman na at least 3rd ranking permanent official. Alin po ba yung ikatlo? Diba, ang kakaunahan sa school ay yung principal, tapos assistant principal or next in rank. Yung pangatlo niya, simula dun sa mga third ranking na yon, doon ka nakukuha ng chair. Pero tandaan po natin yung requisite ng designation ng isang bank member is or yung tinatawag na mayroong unquestionable integrity. Meron pong ganyan sa mga paaralan, di ba? Di ba sa mga paaralan may mga pasaway? Sila yung mga pasaway, pero may mga tao naman na may unquestionable integrity. Yan po yung kinukuha. Next po. Next slide. Next slide po. Teka po. Apya. Yan. Sabi po ng Article 16, Section 52, a method of procurement whereby the procuring entity simply requests for the submission of price quotation
or readily available of the shelf goods or ordinary regular equipment to be procured directly from supplier of known qualification. When there is an unforeseen contingency requiring immediate purchase, kailangan bumili ng alcohol, hindi na ninyo kailangan kumuha ng bibig, alcohol ang bibilin. Kailangan magpagawa ng test paper kasi magki-exam na. Provided, however, that the amount shall not exceed 50,000 pesos. Tandaan po ninyo ito, mga kapatid. Mayroon po tayong threshold na 50,000. Kapag more than 50,000 ang bibilihin natin na supplies, kailangan po natin ng competitive bidding. Pag hindi, dito na po tayo sa paborito ng mga misis natin, shopping. Paano po ba yung shopping? Isang member of the bank or any member of the bank or the end user ng supply pupunta sa tatlong supplier, magka-canvas, may dalang canvas form at kung sino yung pinakamababa sa kanya bibili provided na hindi siya lalampas ng 50,000. Kaya ang ginagawa dyan, binibili yung 49,999. So, hindi na kailangan ng bidding. Yun. So, there are only two ways of procuring supplies. Dalawang paraan. Through competitive bidding and through shopping. Para maging shopping siya, dapat po siya ay less than 50,000. Pag more than that, sir, ang gagawin ko po, hahati-hatiin ko para hindi siya sumubra sa 50,000. Hati-hatiin ko ang pagbabayad. Ang tawag po doon, mga kapatid, ay splitting. Labag po yun sa batas. Splitting. Pag nakita ka po ng buwa na nag-split noon, ay violation ka ng 9184. So, yun po yun. Next slide po. Then, yung isang source of fund natin, yung isang source of fund natin sa school canteen fund, there are two canteen sa school. Isang school-managed canteen at isang cooperative canteen. Kapag school-managed canteen, yung net income ng school canteen ay didistribute sa mga percentage na ito. Supplementary feeding program for undernourished students, 35% ng net income. School clinic fund ay 5%. Faculty and student development fund, 15%. Paghahatiin mo yung sa student government or sa personnel club para ma-enjoy nila yung 15% hati. Then HE Instructional Fund is 10%. School Operations is 25%. Then Revolving Capital. Iti-distribute po ito. Dapat po ito'y ginagawa monthly based sa Defend Order Number 8 Series 2007. It must be reported monthly by the canteen teacher. Para magamit, i-identify ang mga undernourished children, mag-conduct ng monthly feeding program. Tapos, sa clinic, ganun din. Para may mabiling mga supplies para sa clinic ng school. May seminar yung teacher, hindi kaya ng MOE. Nagpunta siya, nag-home visit si teacher. Ubus na yung travel allowance na allocation. Mayroon namang faculty development fund. Eh, pwede doon kumuha. Umattend ng palaro si yung bata. Kailangan ng pamasahe. Ibabaya doon. Ang tanatawag doon, allowance. Pwede po doon ikuha dahil yun ay student development fund. Ganun dapat po ang distribution. Pag nakita niyo po ito sa exam, school canteen ang pinag-usapan, tandaan po ninyo yung Debit Order Number 8 Series 2007. Ganyan po. At dapat po ito ay nasa Transparency Board. MOE at saka School Canteen Fund
monthly ay nasa transparency board to inform the people, i-inform ang madla na yan po ang yan po ang paraan namin ng paggastos ng pera ng paaralan. So yun po. Ang ating pong reference, mga kapatid, Financial Management Operation Manual ng 2016 at RA 9184 Government Procurement Act of 2003. Kung mayroon po kayong ibang question na hindi natin mapag-usapan dito, katulad po ng ginagawa namin dito sa Division of Quezon na Project Push, kami naman po ay tumatanggap pa rin ng questions kahit PM or chat dun sa mga ilan minsan ninyong nare-review. Halimbawa, may nare-review ka, medyo malabo sa iyong, may malabo kang ano, gusto mong maliwanagan, pwede nyo naman po kaming i-PM. Lalo na yung group 2. Ito pong group 2, domain 2, yan po yan ay very willing po kami na tumulong sa ating mga kasamahan. Ito nga pong nakaraang project push namin dito sa Division of Quezon na ginawa ni Sir Herbert, led by Sir Herbert Perez, ang aming passers ay 173. Pero kagabi po, nanaginip ako, nagre-review ako ng Tayabas, ang aking panaginip ay 95% ay kayo'y nakapasa lahat. 95% ang aking panaginip. Kasi na-invite daw ako sa outtaking sabi ni Sir Herbert. Kaibigan po kasi natin yan si Sir Herbert. O meron po kayong question, sana mayroon po ako na-share sa inyo kahit pa paano, mga kapatid. Tapos, ang yung pag-exam, ang kauna-unahan po ninyong gagawin sa pag-exam, palagi pong unahin ninyo yung prayer, siyempre. Prayer. Yung other, ano, yung other tips, yung mga coaching, pwede kung may coaching pa tayong gagawin, ay maibigay pa po namin yun sa ibang pagkakataon. Meron po kayong question sa domain 2. Kung ganun po ang practice nyo, based dun sa guidelines ang practice ng financial management, career stage 4 na kayo. Yun na yun. Yun na po yun. Ganun po. Sa pagsunod, sa pagsagot ng mga questions, palaging pagbabatayan po ninyo ay yung ano, yung process nga. Palaging dapat mayroong kang rules na naisip. Sino ba nagpo-procure? Bank. O ba? Ganun lang. Pagtungkol sa part ng PTA, doon na po yun sa ibang domain. Sa SPTA naman yun. Para hindi na natin i-discuss ito, malilito kayo. E kalimitan naman ang pinoproblema ang atin lamang minamanage dito sa school ay MOE at saka school canteen fund. Katulad po dito sa aming paaralan sa Quezon National High School, hindi nyo po naitanong ang MOE po namin dito ay 17 million per year. So kailangan namin gastusin ng 1.3 million kada buwan. Ang aming school canteen dito umi-income ng 100 o 150 net sa isang buwan. Yun po yung aming inaano, yun po yung aming pinadama-dama para magamit doon sa mga needs ng school. Okay po. Meron ba pong tanong? Baka ako yung mapasubra sa oras. So, meron po kayong question. Thank you po, sir, again. Sir Joseph C. Inanay. So sa atin pong mga participants, baka po kayo ay may mga tanong. Pwede po kayong magtanong ngayon. Habang nandito pa po si sir, o ipipm niyo na lang po ba si sir? Ay, ayan. May tanong pong isa. Sir, may tanong pong, how about po sa sharing ng teachers cooperative and management of canteen? Sa teachers cooperative? Sa teachers cooperative,
mag-ooperate po ang teachers cooperative, dapat po ay mayroong permit yan from CDA, Cooperative Development Authority. Tapos 20% po nung net income nila ay ibibigay sa school. 20% po nung net income. Ayan. Teachers cooperative. Dapat po, pag may teachers cooperative po tayo, dapat ay compliant po siya sa Cooperative Development Authority. Mayroon po dapat siyang memorandum of agreement sa between cooperative at saka sa school. Tapos dapat po mayroon siyang authority to operate na ibinigay ng isang ng school head na may timeline na 3 years. Every 3 years ay nire-renew para tuloy-tuloy po ang operation. Tapos, susundin po nila yung guidelines ng management ng mga foods ng school canteen. Susundin po nila yun. Di ba, bawal ang soft drinks. For example, hindi sila pwedeng magbenta ng soft drinks. Bawal po dun yung mga masyadong matamis. May mga group. Hindi po lang kabisado yung mga group. Hindi na masyadong pero kailangan nilang sunod dun. Pag hindi sila sumusunod, wag natin silang bibigyan ng authority to operate. Pero 20% po yun ng net income ay ibibigay po na sa school. Tapos isasama niyo po yun dun sa local funds. Okay po? Okay po. So nasagot po ba? Sa palagay ko naman po ay nasagot ang ating katanungan. So once again po, maraming salamat po, Sir Joseph C. Inanay. Baka po may mga questions na po mula po sa ating mga